Hello and welcome again sa panibagong segment kung saan ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang comment ng ating isang viewer na nanghihingi ng insights tungkol sa YouTube SEO. So by the end of this video, ipapakita ko sa iyo yung evidence talaga. Panoorin mo na yung pag-boost ng SEO ay malaki ang naitutulong niya doon sa video na ina-upload mo. So what is SEO ba? SEO stands for Search Engine Optimization. Ito yung pag-o-optimize natin sa mga videos natin as well as dun sa channel natin. That's right. Tama ka nang narinig. Pati yung channel natin, ino-optimize din dapat natin yon para yung videos at maging yung channel natin ay maging ma-improve yung visibility niya doon sa mga target audience natin. So, base sa mga nag-gather kong information about SEO, the goal of SEO is to increase organic traffic to your videos and channel, ultimately leading to more views, subscribers, and engagement. So, yung SEO, tumutulong siya sa pag-grow ng channel natin organically. Hindi natin pinupersa yung mga viewer na panoorin yung videos natin or i-like or mag-subscribe sa atin. Rather than, yung SEO, it helps para ma-recommend ni YouTube yung video natin or yung channel natin doon sa target audience natin. So, pumunta naman tayo sa mga key aspect na kailangan ma-optimize or yung mga parts ng videos natin na ina-upload dito sa YouTube na kailangan ma-optimize natin pag mag-upload tayo or bago tayo mag-upload ng mga videos. So, bago ka mag-create ng isang video, maghahanap ka muna syempre ng idea kung anong video ba dapat ang i-upload mo na pasok doon sa niche mo. So, mag-gather ka ng mga information which is you are doing a keyword research. Basically, you're gonna do keyword research talaga. Ano to? Paano to ginagawa? So, let's say you're gonna bake a cake. So, doon sa search bar, itatype mo how to bake a cake. Sa ibaba ng search bar, magkakaroon siya ng drop-down menu na which is an autocomplete na mga ideas na sinaserve ni YouTube para sa viewer. Ngayon, magkakaroon ka ng idea doon from there na, may naghahanap pala ng how to bake chiffon cake, how to bake vanilla cake, or chocolate cake, or strawberry cake, diba? At saka, ibang related factors or ideas na may kinalaman sa baking. Ngayon, ang susunod pong gagawin ay i-optimize mo naman yung title ng video na gagawin mo. So, paano mo ba i-optimize ang title mo? Simple lang. Ayon sa nag-gather kong research, a title must be catchy, descriptive title that includes your target keywords near the beginning. Keep it concise but informative. See? Hindi pa rin nawawala yung keyword doon sa title mo. A keyword doesn't necessarily mean isang word lang siya. It could also be a sentence, a question, a combination of two or three more words na related doon sa topic or related doon sa mga videos na hinahanap mo. So bakit kailangan mo pa bang i-optimize yung title mo? Kumbaga, sasabihin mo lang naman, title lang naman yon. Kumbaga, tatitle ko na lang kung anong gusto ko, kung anong maganda doon para sa video ko. No, it doesn't go that way. Pwede mong gawin yon, of course, pero it will not give you the optimization na kinakailangan para dun sa, or mag-boost ng views para dun sa video mo. At sa title pa lang, dapat mabigay mo na yung impression na, do I want to watch this video? Or, does this video deliver what I'm looking for? Kasi meron naman talaga naghahanap ng particular video. May nagre-research, may naghahanap ng video na makakasagot sa problema nila. So, title pa lang, dapat mabigay mo na yung impression na itong video ko makakasagot pa sa problema mo. So, sa thumbnail optimization, dapat yung thumbnail mo ay pumasa sa glance test. Bakit siya kailangan pumasa sa glance test? At ano ba tong glance test? Ito yung glance test. Ito yung basically 1 to 3 seconds na catch mo na yung mata ng viewer mo. 'Di ba? Yung attention ng viewer mo. Kasi napakabilis lang naman, 'di ba? Scroll ka lang naman ng scroll sa screen. Ngayon, automatically ba mababasa mo yung title? Hindi, 'di ba?
Pero yung thumbnail mo, makakatulong yun para makita nila, uy, ano yun? Teka, babalik. Balik sila. Ngayon, kung maganda yung thumbnail mo, babasahin nila yung laman ng thumbnail mo at babasahin nila yung title nun sa baba, it will lead to a better click-through rate. Dapat yung thumbnail mo, nag-i-spark siya ng curiosity. Nagbibigay siya ng intriga o minsan, nagbibigay siya ng tension or fear. Ano kinalaman ng fear, di ba? Minsan, mababasa mo sa isang thumbnail, do this and your channel will be banned. O di ba? Natatakot ka. Kasi ayaw mo namang maban yung channel mo. Ayaw mong ma-shadow banned or ayaw mong ma-demonetized ka, di ba? Ngayon, paano mo naman i-optimize ang description mo? Write a detailed description for your video that includes your target keywords naturally. YouTube recommends at least 200 words. Include relevant links, timestamps, and a call to action. So marami ka naman talagang pwedeng ilagay doon sa description ng video mo. But basically, it is a description of what your video na i-upload is all about. Yung dapat yung first sentence ng video mo ay pasok yung keyword or keywords na related doon sa video na i-upload mo. And also, take note, you can add hashtags, links na magbo-boost ng SEO ng video mo. So another thing na pwede mong i-optimize ay yung tags. Under the description box kasi ay merong tag box. So it doesn't necessarily mean na yung mga tags ilalagay mo dun sa description box. Meron siyang separate box for tags. So dun mo ilalagay yung mga tags or mga keywords na related doon sa video na i-upload mo. So marami kang pwedeng actually ilagay kasi dahil marami na mahaba naman yung length nung required doon. Maraming characters na pwedeng ilagay. So, how to bake a cake, how to do piping. Remember, a keyword or a tag doesn't necessarily mean that it is only one word. It could also be a sentence, it could also be a question, or a combination of words na related doon sa topic mo. So, kung nahihirapan ka naman mag-isip ng mga tags or mga keywords na ilalagay mo doon sa tag box mo, eh, pwede ka naman gumamit ng mga websites or apps na makakatulong sa pagpapadali ng pag-search mo ng mga relevant tags for your video. So ako kasi medyo nahihirapan ako sa pag-search ng mga tags or pag-iisip ng mga tags. So I use rapidtags.io. You can just type it sa browser mo, rapidtags.io. And also gumagamit ako ng vidIQ. Sa vidIQ kasi nakikita ko na kung ano yung rank ng tags na ginagamit ko. So, sa pag-boost ng SEO, it doesn't necessarily mean na it is a word in worded form. Hindi lang yung paglalagay mo ng mga keywords din sa description, sa title, sa thumbnail, hindi lang doon. Maging doon sa video na kine-create mo, pwedeng ma-boost yung SEO mo. Like, kung meron kang binabanggit ng mga keywords doon sa entirety ng video mo, doon sa length ng video mo, which is yung video length mo, it doesn't necessarily mean na kailangan mahaba yung video mo. For as long as nasasabi mo yung value at saka yung mga related tags or keywords doon sa video mo, it will boost its SEO. So another way to boost your SEO is through your engagement metrics. Pwede mong i-encourage yung viewers mo to like, share, subscribe, comment. Kagaya mo, ikaw, ngayon, pwede kang mag-like, mag-share, or mag-subscribe. The best yon, syempre. And most important thing, kung meron kang YouTube, sigurado meron ka ding Facebook, may Instagram ka, may TikTok ka most probably. Ngayon, ipromote mo yung videos mo or yung link ng YouTube channel mo or yung link ng video mo doon sa mga particular pages or communities na meron ka. It's promotion on na hindi mo rin naman na kailangan pang magbayad, di ba? Share-share mo lang din and it will boost your SEO. So, eto na nga. Ipapakita ko sa iyo na yung pag-optimize mo ng SEO mo ay nakakatulong sa pag-boost ng iyong video dito sa YouTube. So, nagpunta ako sa YouTube app ko and trinay ko mag-incognito. Tinype ko yung how to find your niche.
at this moment kasi, kakaka-upload lang namin nung video na how to find your niche. So, ayan, scroll, 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 scroll. Take note that when you're in incognito, ay wala kang watch history. Hindi na didetect ni YouTube yung watch history. So, scroll, scroll. Ayan. After so many years, nakita ko ang aking video. Ayan. Kaka-upload lang yan 5 hours ago. So, after 5 hours, nag-appear na yung video ko doon sa search term na how to find your niche. And ginawa ko yon dahil binoost ko yung SEO or inoptimize ko yung SEO na how to find your niche. Nilagay ko siya sa tags, nilagay ko siya sa title, meron siya sa thumbnail, meron siya sa description. And I even put it on my hashtag. So, there you have it. So, simple lang, di ba, ang pag-boost ng SEO mo. As simple as paggawa ng banner, profile picture, or logo, at idagdag na rin natin ang paggawa ng watermark.